Hello mga kababayan, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan, ay pag-uusapan naman natin yung tungkol sa mga employer na kinakaltasan ang kanilang mga kasambahay kapag may nasisirang gamit sa loob ng kanilang pamamahay. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay welcome na welcome ka po at please don't forget to like, subscribe at pindutin yung bell button below for sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. So dito po sa UAE, under the UAE Labor Law, Article 61 po, ay nakasaad doon na may karapatan ang employer na singilin ang employee once na may nasira or damage sa kanyang property. So dito po sa UAE mga kababayan, hindi po lahat ng mga employer, ng mga domestic worker ay ginagawa yung magkaltas or singilin sila kapag may nasisira silang mga gamit sa loob ng kanilang pamamahay. So depende po yan sa employer. So yung ibang employer ay okay lang sa kanila, yung iba namang employer ay mahigpit at talagang ikakaltas sa sahod nila. So gusto ko lang i-share sa inyo mga kababayan, nung first time ko, mag-1 month pa lang ata ako sa employer ko, ay nakasunog na ako ng damit niya and then nasira ako na yung blender. So nung nasira ako yung nung may nasira akong gamit, sinabi ko kaagad sa babae na hindi ko sinasadya, nag-explain ako sa kanya kung bakit nagawa ko yun, bakit nasunog yun. So in-explain ko, dito kasi mga kababayan, sa ibang bansa, high tech, very advanced yung mga kagamitan dito. So syempre tayo, bago, first time pa naman natin mag-abroad, hindi natin alam kung paano gamitin o hindi natin kabisado. So yun, in-explain ko sa babae, sabi niya okay lang, pero next time, maging careful ka na kasi pag makasira ka pa ulit or makasunog ka, accident man yan or intentionally, sabi niya sa akin, is i-charge na kita. So, nung narinig ko yung sabi niya na i-charge kita or kakaltasan kita, kumbaga para akong natakot. So, parang ang gusto lang niya kasing ipaano yung doon. Parang takot lang niya yun. Parang panakot niya lang para mag-ingat ako. So far naman mga kababayan, hindi pa niya ako sinisingil o hindi pa ako nakakaltasan ng mga employer ko kapag may nasisira akong gamit. So for how many years na ako dito? 7 years. Hindi lang yun ang nasira ako. Ang dami na mga kababayan, nakabasag ako ng frame, ng pinggan, baso, lahat. So alam nila, naiintindihan nila na aksidente, hindi natin alam kung kailan darating. So yung ibang mga amo mga kababayan, naku po, Diyos ko, marami tayong mga kababayan na nagre-reklamo, nagpo-post sa social media na ganito yung employer nila, bawat sira, bawat sunog ng damit, kinakaltas sa sahod nila. So maswerte tayo mga kababayan na hindi tayo kinakaltasan ng mga employer natin once na may nasisira tayong gamit sa loob ng pamamahay nila. Pero gayon pa man mga kababayan, kailangan natin magdoble ingat kasi hindi naman basta-basta yung pagbili ng mga employer natin ng mga kagamitan nila sa loob ng pamamahay. So mga kababayan, no, advice ko lang sa inyo, lalo na sa mga first timer at sa mga first time papasok bilang isang kasambahay dito sa ibang bansa, na magdoble ingat po tayo para hindi po tayo magbayad. So hindi naman kasi lahat ng mga kasambahay ay maswerte yung napupuntahan nila mga employer. Yung iba is talaga na ipapabayad sa iyo, yung iba naman na employer is okay lang. Pero gayon pa man, kailangan pa rin natin magdoble ingat. So, kung may masira man kayo or may nagawa man kayo sa loob ng pamamahay ng employer nyo, much better na ipaalam nyo sa inyong mga employer, kahit na pagalitan kayo, okay lang, at least alam nila. Explain nyo yun sa inyo, explain nyo kung bakit yun nasunog or kung bakit nyo nabasag, nasira yung isang kagamitan sa loob ng pamamahay ng inyong mga employer. So, hanggang dito na lamang po at sana makatulong itong video na to. Maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo ng aking mga videos. So, lagi po tayo mag-iingat and stay safe. God bless us all. Bye!